Unang sulat ni Juan. Unang kabanata. Sumusulat kami sa inyo tungkol sa kanya. Nasa simula pa'y siya na. Ang salitang nagbibigay buhay. Narinig namin siya at nakita. Napagmasdan at nahawakan. Nang mahayag ang buhay, nakita namin siya. Kaya't pinapatotohanan namin at ipinangaral sa inyo ang buhay na walang hanggan na nasa Ama at nahayag sa amin. Ipinapahayag nga namin sa inyo ang aming nakita at narinig upang makasama namin kayo sa pakikiisa sa Ama at sa Kanyang Anak na si Jesucristo. Isinusulat namin ito upang malubos ang ating kagalakan. Ito ang aming narinig sa Kanyang Anak at ipinapahayag naman namin sa inyo. Ang Diyos ay ilaw at walang anumang kadiliman sa Kanya. Kung sinasabi nating tayo'y may pakikiisa sa Kanya, ngunit namumuhay naman tayo sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi namumuhay sa katotohanan. Ngunit kung namumuhay tayo sa liwanag, kung paanong siya'y nasa liwanag, tayo'y nagkakaisa at nililinis ng dugo ni Jesus na Kanyang Anak ang lahat ng ating kasalanan. Kung sinasabi nating tayo'y walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Kung ipinapahayag natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maaasahan nating patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan, sapagkat siya'y tapat at matuwid. Kung sinasabi nating hindi tayo nagkakasala, ginagawa nating sinungaling ang Diyos at wala sa atin ang Kanyang salita. Ikalawang kabanata. Mga anak, isinusulat ko ito sa inyo upang huwag kayong magkasala. Ngunit kung magkasala ang sinuman, may tagapamagitan tayo sa Ama, si Jesucristo, na kailanmay hindi nagkasala. Si Kristo ang handog sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan at ng kasalanan ng lahat ng tao. Nakakatiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang Kanyang mga utos. Ang nagsasabing, nakikilala ko siya, ngunit hindi naman sumusunod sa Kanyang mga utos, ay sinungaling at wala sa Kanya ang katotohanan. Ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig sa Diyos ng wagas. Sa ganito natin nalalaman kung tayo'y talagang nasa Kanya. Sino mang nagsasabing nananatili siya sa Diyos ay dapat mamuhay kung paano namuhay si Jesucristo. Mga minamahal, hindi isang bagong utos ang isinusulat ko sa inyo, kundi ang dating utos na nasa inyo na sa simula pa. Ito'y ang mensaheng narinig na ninyo. Ngunit maituturing na isang bagong utos ang isinusulat ko sa inyo, sapagkat napapawi na ang kadiliman at lumiliwanag na ang tunay na ilaw. Ang katotohanan ito'y nasaksihan sa buhay ni Kristo at nakikita rin naman sa atin. Ang nagsasabing siya'y nasa liwanag, ngunit napopuot sa kanyang kapatid, ay nasa kadiliman pa. Ang umiibig sa kanyang kapatid ay nananatili sa liwanag at walang panganib na mahulog siya sa kasalanan. Ngunit ang napopuot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa. Lumalakad siya sa kadiliman at hindi niya nalalaman ang kanyang pupuntahan, sapagkat binulag siya ng kadiliman.
Sumusulat ako sa inyo, mga anak, sapagkat pinatawad na ang inyong mga kasalanan, alang-alang kay Kristo. Sumusulat ako sa inyo, mga ama, sapagkat nakikilala niyo siya na sa simula pa siya na. Sumusulat ako sa inyo, mga kabataan, sapagkat tinalo na ninyo ang masama. Sinulat ako kayo, mga anak, sapagkat nakikilala ninyo ang Ama. Sinulatan ko kayo, mga ama, sapagkat nakikilala niyo siya na sa simula pa siya na. Sinulatan ko kayo, mga kabataan, sapagkat malalakas kayo. Nananatili sa inyo ang salita ng Diyos at tinalo na ninyo ang masama. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Ang lahat ng nasa sanlibutan, ang masasamang nasa ng laman, ang mga nakakatukso sa paningin, at ang lahat ng bagay na ipinagmamalaki sa mundong ito ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Mawawala ang sanlibutan at ang lahat ng hinahangad dito. Ngunit ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Mga anak, malapit na ang wakas. Tulad ng narinig ninyo, darating ang kaaway ni Kristo. Ngayon nga'y marami nang lumilitaw ng mga kaaway ni Kristo. Kaya't alam nating malapit na ang wakas. Kahit na sila'y mga dati nating kasamahan, ang mga taong yun ay hindi natin tunay na kasama. Sapagkat kung sila'y tunay na atin, nanatili sana silang kasama natin. Ngunit umalis sila, kaya't maliwanag na silang lahat ay di tunay na atin. Ngunit ipinagkaloob na sa inyo ang Espiritu Santo, at dahil dito, kayong lahat ay may pagkaunawa. Sumusulat ako sa inyo, hindi dahil sa di nyo alam ang katotohanan. Alam nyo ito, at alam din yung walang kasinungalingang nagmumula sa katotohanan. Sino nga ba ang sinungaling? Hindi ba ang ayaw kumilala na si Jesus ang Kristo? Ito nga ang kaaway ni Kristo, ang ayaw kumilala sa Ama at sa Anak. Ang di kumikilala sa Anak ay di rin kumikilala sa Ama. Kapag kinilala nino man ang Anak, pati ang Ama'y nasa Kanya. Pakaingatan nyo sa inyong puso ang narinig ninyo sa simula pa. Kung gagawin nyo ito, mananatili kayo sa Anak at sa Ama. At ito ang ipinangako sa atin ni Kristo, ang buhay na walang hanggan. Ang isinusulat ko sa inyo ay tungkol sa mga nagnanais na iligaw kayo. Ang Espiritu'y ipinagkaloob na ni Kristo sa inyo. At habang ang Espiritu'y nananatili sa inyo, hindi na kailangang turuan kayo nino man. Ang Espiritu ang nagtuturo sa inyo tungkol sa lahat ng bagay. At totoo ang itinuturo niya, hindi kasinungalingan. At tulad ng itinuro ng Espiritu, manatili kayo kay Kristo. Kaya nga, mga anak, manatili kayo sa Kanya upang maging panatag ang ating loob sa muling pagparito niya at hindi tayo mahiya sa Kanya sa araw na iyon. Kung alam niyong si Kristo'y matuwid, dapat din niyong malaman na ang bawat gumagawa ng matuwid ay anak ng Diyos. Ikatlong Kabanata. Tingnan ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos. At yan ang totoo. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan.
hindi nila kinikilala ang Diyos. Mga minamahal, anak na tayo ng Diyos ngayon. Ngunit hindi pa nahayag ang magiging kalagayan natin. Ngunit, alam nating sa pagparitong muli ni Kristo, tayo'y matutulad sa Kanya. Sapagkat makikita natin kung sino talaga Siya. Kaya't ang sino mang may ganitong pag-asa ay nagsisikap na maging malinis tulad ni Kristo. Ang bawat nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos, sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Nalalaman niyong naparito si Kristo upang pawiin ang ating mga kasalanan, at Siya'y walang kasalanan. Ang nananatili sa Kanya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Ang sino mang nagpapatuloy sa pagkakasala ay hindi nakakita ni nakakilala sa Kanya. Mga anak, huwag kayong padaya kanino man. Ang sino mang gumagawa ng matuwid ay matuwid tulad ni Kristo. Ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampo ng Diablo, sapagkat sa simula pa'y gumagawa na ng kasalanan ng Diablo. Naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng Diablo. Ang tinanggap ng Diyos bilang anak niya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala, sapagkat siya'y may bagong buhay na galing sa Diyos. At dahil ang Diyos ang Ama niya, hindi siya maaaring magpatuloy sa pagkakasala. Dito makikilala kung sino ang mga anak ng Diyos at kung sino ang mga anak ng Diablo. Ang sino mang hindi gumagawa ng matuwid at hindi umiibig sa kanyang kapatid ay hindi anak ng Diyos. Ito ang turong narinig na ninyo sa simula pa. Magmahalan tayo. Huwag tayong tumulad kay Cain. Siya'y kampo ng Diablo. Pinatay niya ang kanyang kapatid. Bakit? Sapagkat masama ang kanyang mga gawa, ngunit matuwid ang mga gawa ng kanyang kapatid. Kaya mga kapatid, huwag kayong magtaka kung kinapopuotan kayo ng sanlibutan. Nalalaman nating lumipat na tayo sa buhay mula sa kamatayan, sapagkat iniibig natin ang mga kapatid. Ang hindi umiibig ay nananatili sa kamatayan. Mamamatay tao ang napupuot sa kanyang kapatid. At nalalaman niyong ang buhay na walang hanggan ay wala sa mamamatay tao. Dito natin nakikilala ang tunay na pag-ibig. Inialay ni Kristo ang kanyang buhay para sa atin. Dapat din nating ialay ang ating buhay para sa mga kapatid. Kapag nakikita ng isang may kaya sa buhay ang kanyang kapatid na nangangailangan at hindi niya ito tinulungan, masasabi bang siya'y umiibig sa Diyos? Mga anak, huwag tayong umibig sa pamamagitan ng salita lamang. Ipakita natin ang tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng gawa. Dito nga natin makikilalang tayo'y nasa panig ng katotohanan at matatahimik ang ating budhi sa harapan ng Diyos sakali mang tayo'y usigin nito. Sapagkat ang Diyos ay higit sa ating budhi at alam niya ang lahat ng bagay. Mga minamahal, kung hindi tayo inuusig ng ating budhi, makakalapit tayo sa Diyos na panatag ang ating loob. Tinatanggap natin ang anumang ating hingin sa Kanya sapagkat sinusunod natin ang Kanyang mga utos at ginagawa ang nakalulugod sa Kanya. Ito ang Kanyang utos. Manalig tayo sa Kanyang anak na si Jesucristo at magmahalan gaya ng iniutos ni Kristo sa atin. Ang sumusunod sa mga utos ng Diyos ay nananatili sa Diyos. At nananatili naman sa Kanya ang Diyos.
at nalalaman nating nananatili siya sa atin sa pamamagitan ng Espiritong ipinagkaloob niya sa atin. Ika-apat na kabanata. Mga minamahal, huwag ninyong paniniwalaan kaagad ang bawat nagsasabing nasa kanila ang Espiritu. Sa halip ay subukin muna niyo sila upang malaman kung talagang mula sa Diyos ang Espiritong nasa kanila. Sapagkat marami nang lumitaw na huwad na propeta sa daigdig. Ito ang palatandaan na ang Espiritu ng Diyos nga ang nasa kanila. Kung ipinapahayag nila na si Hesukristo ay naging tao. Ngunit kung hindi gayon ang ipinapahayag nila tungkol kay Jesus, hindi mula sa Diyos ang Espiritu nasa kanila. Ang Espiritu ng kaaway ni Kristo ang nasa kanila. Nasabi na sa inyong ito'y darating at ngayon ngay nasa daigdig na. Mga anak, kayo'y sa Diyos na at tinalo na ninyo ang mga huwad na propeta. Sapagkat ang Espiritong nasa inyo ay mas makapangyarihan kaysa Espiritong nasa mga makasanlibutan. Sila'y sa sanlibutan, kaya't mula rin sa sanlibutan ang itinuturo nila at nakikinig sa kanila ang mga makasanlibutan. Ngunit tayo'y sa Diyos. Ang sino mang kumikilala sa Diyos ay nakikinig sa atin. Ngunit hindi nakikinig sa atin ang sino mang hindi sa Diyos. Sa ganito nga natin nakikilala ang Espiritu ng katotohanan at ang Espiritu ng kasinungalingan. Mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang isugo niya sa mundo ang kanyang kaisa-isang anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig. Hindi sa inibig natin ang Diyos, kundi tayo ang inibig niya at isinugo ang kanyang anak upang maging handog para mapatawad ang ating mga kasalanan. Mga minamahal, dahil ganoon kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat din tayong magmahalan. Wala pang taong nakakita sa Diyos kailanman. Ngunit kung tayo'y nag-iibigan, nasa atin ang Diyos at nagiging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig. Nalalaman nating nananatili tayo sa Diyos at siya naman sa atin sapagkat pinagkalooban niya tayo ng kanyang Espiritu. Nakita namin at pinapatotohanang isinugo ng Ama ang kanyang anak upang iligtas ang sanlibutan. Ang nagpapahayag na si Jesus ang anak ng Diyos ay nananatili sa Diyos at ang Diyos namay nananatili sa Kanya. Nalalaman natin tayo'y iniibig ng Diyos at lubos tayong nananalig sa katotohanan ito. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang nagpapatuloy na umiibig ay nananatili sa Diyos at ang Diyos ay nananatili naman sa Kanya. Ang pag-ibig ay nagiging ganap sa atin, kaya't hindi natin kinatatakutan ng araw ng paghukom, sapagkat tayo'y tulad ni Kristo. Kahit nasa daigdig pang ito, walang kasamang takot ang tunay na pag-ibig, sapagkat pinapawi ng pag-ibig ang anumang pagkatakot. Hindi pagganap ang pag-ibig ng sino mang natatakot, sapagkat ang takot
ay kaugnay ng parusa. Tayo'y umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Ang nagsasabing, iniibig ko ang Diyos, subalit napupuot naman sa kanyang kapatid, ay isang sinungaling. Kung ang kapatid na kanyang nakikita ay hindi niya magawang ibigin, paano niya maiibig ang Diyos na hindi niya nakikita? Ito ang utos na ibinigay sa atin ni Kristo. Ang umiibig sa Diyos ay dapat ding umibig sa kanyang mga kapatid. Ikalimang kabanata. Kung tayo'y sumasampalataya na si Jesus ang siyang Kristo, tayo nga'y mga anak ng Diyos. At sino mang umiibig sa Ama ay umiibig din sa anak. Ito ang palatandaang iniibig natin, ang mga anak ng Diyos. Kung iniibig natin ang Diyos at tinutupad ang kanyang mga utos. Sapagkat ang tunay na umiibig sa Diyos ay ang tumutupad ng kanyang mga utos. At hindi naman mahirap sundin ang kanyang mga utos, sapagkat ang sanlibutan ay kayang talunin ng bawat anak ng Diyos. At nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Sino ang nagtatagumpay laban sa sanlibutan? Ang sino mang sumasampalataya na si Jesus ang anak ng Diyos. Si Jesucristo ang naparito sa pamamagitan ng tubig at ng dugo. Hindi sa pamamagitan ng tubig lamang, kundi ng tubig at dugo. Ang Espiritu ang nagpapatotoo tungkol dito, sapagkat ang Espiritu ay katotohanan. Tatlo ang nagpapatotoo, ang Espiritu, ang tubig, at ang dugo, at iisa ang patotoo ng tatlong ito. Tinatanggap natin ang patotoo ng tao, ngunit lalong matibay ang patotoo ng Diyos, at ito ang patotoo ng Diyos tungkol sa kanyang anak. Ang sino mang nananalig sa anak ng Diyos ay naniniwala sa patotoong ito. Ngunit ang Diyos ay ginagawang sinungaling ng sino mang ayaw maniwala sa Diyos sapagkat hindi siya naniniwala sa patotoo nito tungkol sa kanyang anak. At ito ang patotoo. Ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan at ito'y makakamta natin sa pamamagitan ng kanyang anak. Kung kanino na natili ang anak ng Diyos, siya ang may buhay na walang hanggan. Ngunit wala nito ang taong wala sa kanya ang anak ng Diyos. Isinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong nananalig sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Hindi tayo nag-aatubiling lumapit sa Kanya sapagkat alam nating ibibigay Niya ang anumang hingin natin sa Kanya na naaayon sa Kanyang kalooban. At dahil alam nating pinapakinggan nga Niya tayo, alam din nating ibinibigay Niya ang bawat hinihiling natin sa Kanya. Kung makita nino man na ang Kanyang kapatid ay gumagawa ng kasalanang di hahantong sa kamatayan, ipanalangin niya ang kapatid na iyon sa Diyos na magbibigay sa kanya ng bagong buhay. Ito'y para sa mga kapatid na ang kasalanan ay hindi humahantong sa kamatayan. May kasalanang hahantong sa kamatayan. At hindi ko sinasabing idalangin ninyo ang sino mang gumagawa nito. Ang lahat ng gawaing di matuwid ay kasalanan. Ngunit may kasalanang hindi hahantong sa kamatayan. Alam nating ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala sapagkat iniingatan sila ni Jesucristo at hindi sila maaaring galawin ng Diablo. Alam nating tayo'y mga anak ng Diyos kahit na ang buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng Diablo. At nalalaman nating naparito na ang anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pangunawa
upang makilala natin ang tunay na Diyos. At tayo'y nasa tunay na Diyos sa Kanyang anak na si Jesucristo. Siya ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Mga anak, lumayo kayo sa mga Diyos-Diyosan. Ang ikalawang sulat ni Juan. Mula sa isang pinuno ng iglesia, para sa minamahal na ginang at sa kanyang mga anak na tunay na mahal sa akin. Hindi lamang ako, kundi ang lahat ng nakakaalam ng katotohanan ang nagmamahal sa inyo. Sapagkat ang katotohanan ay nasa atin ngayon at magpakailanman. Ipagkaloob nawa sa atin ang Diyos Ama at ni Jesucristong anak niya ang paglingap, habag, at kapayapaan sa pamamagitan ng katotohanan at pag-ibig. Labis kong ikinagagalak na makitang namumuhay ayon sa katotohanan ang ilan sa iyong mga anak, alinsunod sa utos ng Ama sa atin. At ngayon, ginang, ako'y mahihilingin sa iyo. Hindi isang bagong utos ang isinusulat ko sa iyo, kundi ang dating utos na sa simula pa'y nasa atin na. Mag-ibigan tayong lahat. At ito ang kahulugan ng pag-ibig na binabanggit ko. Mamuhay tayo ng ayon sa mga utos ng Diyos. Ito ang utos na ibinigay sa inyo noon pang una. Mamuhay kayo sa diwa ng pag-ibig. Sapagkat nagkalat sa daigdig ang mga mandaraya, mga taong ayaw kumilala na si Jesucristo'y naging tao. Ang ganoong mga tao'y mandaraya at antikristo. Mag-ingat nga kayo upang huwag mawala ang ating pinagpaguran. Sa halip ay lubusan ninyong makamtan ang kantimpala. Ang hindi nananatili sa turo ni Kristo, kundi nagdaragdag pa dito, ay hindi nagpapasakop sa Diyos. Ang sino mang nananatili sa turo ni Kristo ay nagpapasakop sa Ama at sa Anak. Huwag ninyong tanggapin sa inyong bahay, ni huwag batiin ang sino mang dumating sa inyo na ibang turo ang dala, sapagkat ang bumabati sa Kanya ay nagiging kasama niya sa masamang gawain yan. Marami pa sana akong sasabihin sa inyo, ngunit hindi ko nasasabihin sa sulat. Sa halip, ako'y umaasang makakapunta diyan at makakausap kayo ng harapan upang malubos ang ating kagalakan. Kinukumusta ka na mga anak ng iyong minamahal na kapatid na babae? Ang ikatlong sulat ni Juan. Mula sa isang pinuno ng iglesia, para kay Gayo na lubos kong minamahal. Mahal kong Gayo, idinadalangin kong ikaw sana'y nasa mabuting kalagayan at malusog ang katawan, tulad ng iyong buhay espiritual na alam kong nasa mabuting kalagayan. Tuwang-tuwa ako nang dumating ang ilang kapatid at ibalitang ikaw ay tapat sa katotohanan at talagang namumuhay ayon dito. Wala nang higit na makapagpapaligaya sa akin kaysa marinig ang balitang namumuhay ayon sa katotohanan ang aking mga anak. Mahal kong kaibigan, ang iyong paglilingkod sa mga kapatid kahit sa mga hindi mo kilala ay nagpapatunay na tapat ka. May mga nagbabalita sa iglesia rito tungkol sa iyong pag-ibig. Sana'y tulungan mo sila sa kanilang paglalakbay, gaya ng nararapat gawin sa mga lingkod ng Diyos, sapagkat naglalakbay sila sa ngalan ni Kristo at hindi tumatanggap ng anumang tulong sa mga di kumikilala sa Diyos. Dapat natin silang tulungan upang tayo'y makabahagi sa pagpapalaganap ng katotohanan. Sumulat na ako sa iglesia, ngunit ayaw akong pansinin ni Diotrephes.
Ang hangad niya ay siya ang kilalaning nangunguna sa inyo. Kaya't pagpunta ko dyan, uungkating ko ang lahat ng ginawa niya, ang mga kasinungalingang sinabi niya laban sa amin. At hindi pa siya nasiyahan doon. Ayaw niyang tanggapin ang mga kapatid na dumarating at hinahadlangan pa niya at itinitiwalag sa iglesia ang mga ibig tumanggap sa mga iyon. Minamahal, huwag mong tularan ang masamang halimbawa, kundi ang mabuti. Ang gumagawa ng mabuti ay anak ng Diyos. Ang gumagawa ng masama ay hindi pa nakakita sa Diyos. Mabuti ang sinasabi ng lahat tungkol kay Demetrio at iyan ay makikita sa kanyang magandang asal. Iyan din ang aming patotoo at alam mong totoo ang sinasabi namin. Marami pa sana akong sasabihin sa iyo, ngunit hindi ko nasasabihin sa sulat. Inaasahan kong magkikita tayo at magkakausap sa lalong madaling panahon. Sumayo nawa ang kapayapaan. Kinukumusta ka ng ating mga kaibigan dito. Ikumusta mo rin ako sa lahat ng ating mga kaibigan diyan.